Isa sa mga common issue ng Sniper 150 version 2 ay ang check engine. Kung naalala nyo, meron tayong first check engine ni Oreo. Ayan. Ang ginawa ko doon, dinala ko lang naman siya sa kasa. Pero yung cost nung check engine ko na yon is human error. Ang ginawa ko kasi noon, sa mga hindi pa nakakapanood ng video na yon, na-press ko or napindot ko yung electric starter niya ng ilang beses kahit naka-on na yung engine. So yun nga, dinala ko siya sa kasa, doon ako nagpa-reset. At yun nga, wala naman ako binayaran kasi nga under warranty pa siya nung time na yon. So ngayon, nagkaroon ulit tayo ng check engine. Sa kasamaang palad, error ko na naman. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, so hindi nawawala yung check engine natin. Ayan. Yung check engine indicator. Ayan. Hinugot ko yung thermo sensor, tapos nakalimutan ko siyang ibalik, tapos na i-switch, na switch on ko. Ayun nga, nung binalik ko na yung thermo sensor, tinry din natin yung on-off ng ignition, wala din. Sinubukan kong tanggalin yung battery, iwan ko na mga isang oras, ganun. Hindi pa rin siya nawala. Ayan, so ngayon, ang pa-reset daw sa labas is nasa around 250 to 300 siguro, mga ganon. Depende kung anong shop or sa kasa, hindi ko lang sure, pero mga ganon daw ang average. Kung mababa man, edi mas okay. Pero yun nga, napanood natin yung kay Katropa Allen. Shoutout po sa'yo. Ayan. Marami rin siya sinishare about sa mga motor yan. So may sinishare siyang video about sa OBD scanner. So ito, ito yung binili natin, yung sinuggest niyang scanner. Ayan, para sa mga check engine. ELM327. Ayan. Supports all OBD2 protocols. So maliit lang siya. Ito nabili ko sa Shopee, nasa 155 ata to, plus shipping fee. Ilalagay ko na lang din yung Shopee link dyan sa description box. Ayan. Para magamit natin yun, kailangan natin ng socket. Pang Yamaha socket to, 193 pesos to, plus SF. Depende ulit yan kung nasan lugar kayo. Tapos kung may makakakuha pa kayo ng discount, ayan, kung may mga points kayo, edi mas makakamura kayo. Applicable daw to sa mga Aerox, ayan, sa NMAX. Ayan, sa Sniper. Subok niya na tong dalawang to. Applicable din daw to sa Honda Click. So, ewan ko lang kung baka ibang adapter ang, ibang socket ang gagamitin dun. Pero ito, pang Yamaha. So, buksan muna natin to. Maganda kasi dito, maliit lang siya. Ayan, so, less than 500. Meron ka ng pang reset, diba? Ayan. Iba na yung ano niya, no? Yung itsura. Clear na. Dun sa video ni Katropa, may OBD na nakalagay dyan eh. Pero same shop lang naman din yung pinagbilhan namin. Tapos ito, dun to sa may socket dun sa may malapit sa baterya. So yun, tanggalin muna natin tong cover nito para ma-access natin yung socket. Nandito makikita yung connector. Ayan yung 3-pin connector natin. So dyan natin i-coconnect yung OBD2 na 3-pin socket. So yun nga pala, no, bago natin ikabit. Mag-download na rin pala kayo nitong ano, car scanner. Downloadable naman siya sa Play Store, ayan. Ayan, ganyang icon, car scanner. Yan din yung sinuggest na app ni Katropa. So, check natin. So, yan yung itsura niya. Ganyan. So, yun, sa pag-connect ng OBD2, tanggalin na natin tong cover nung 3-pin socket. Ayan. Tapos, dito natin i-coconnect to. Kung napansin nyo, meron na tayong red indicator. So, ibig sabihin, itong OBD scanner na to, compatible to sa motor natin. Pwede na natin i-open yung app o yung car scanner na application sa cellphone. Naka-off pa yung engine natin ito. Ayan. I-prepare na natin yung Bluetooth. So, open muna natin yung Bluetooth natin. Actually, first time ko lang din gagawin to. Kaya, titingnan ko pa kung paano. So, sa Bluetooth selection, ikita nyo, nandito na yung OBD. Ay, di ba kita? Ayan, yung OBD pinakauna. Naka-off pa yung motor natin ito. Pairing pa lang tayo. So, makikita nyo, nangingi siya ng pairing code. Usually naman, 000 lang yan. Ayan, nakalagay. 000, tsaka 1234. Okay, connection failed. Yung 00, hindi kumonek. So, try natin yung 1234. Kumonek yung 1234. Okay? So, try natin open yung car scanner. Ngayon, i-tap natin yung connect. Connect. Ano ba kaya ito? Ito?
device na yun. OB dito. Next. Ayan, so kung nakikita nyo, nakalagay connected na. Connected na yung nakalagay dun sa ELM connection. So ibig sabihin stable na yung connection. Nakikita nyo nag biblink ng blue. Ayan. Pag ganyan, pwede na nating i-on yung ignition. Ayan na. May ilaw-ilaw na. Blue, green, red. Ayan. Tapos nakalagay na dito sa ating cellphone is connected na. ECU, connection connected na. Connected na lahat. Itong blue is for Bluetooth. Tapos yung green is para sa ECU. Ngayon, subukan natin siyang paandarin. Ayun, so mga paps, ito. So sa dashboard, punta kayo dyan. Double tap an empty space to add a new item. Double tap nyo lang yan. Tapos lalabas dyan yung mga... Basta yung mga sensor, type ng sensor, yan, nandyan lahat. Engine RPM, yan, subukan natin yung engine RPM. So, ano bang gusto nyong klase ng RPM yung nakikita nyo dun sa dashboard, yan. So, ako, okay na ako siguro dito sa ganito. Yan. Yan. So, makikita nyo, mag-a-appear yan dun. Pag dinouble tap nyo yan, mayroon kayong selection na ganyan. So, ito, i-move ko siya para maayos. Yan. So, i-move ko siya dyan. Okay, ayan. So nakikita nyo na yung actual na RPM. Meron pala tayong first page. Ito yung RPM mismo. Ayan. So may coolant temperature na tayo dyan. Pero may sinet pa rin ako sa kabilang page. Sa second page. Ayan. So makikita nyo, nandyan din yung RPM. Ayan, nakita nyo, throttle positioning. Tapos yung coolant temperature. Tapos intake. Air temp. Ayan, 36. Tapos ito yung oxygen sensor. Ayan. Tapos ito yung isa. Ano to? Yung intake manifold absolute pressure. Ayan. So yan. Yan yung mga pwede nyong ilagay dyan sa dashboard nyo. Pero yun nga. Tatanggalin lang naman natin yung ano. Yung check engine. Ayan. Sa pagtanggal ng check engine, punta tayo sa diagnostic trouble codes. Ayan. Pag andito na tayo sa diagnostic trouble codes, i-clear lang natin para mawala yung check engine indicator. Kung wala namang problema or walang code, ayan, pwede natin gamitin to. Hindi ko lang din sure kung pag may code na, is applicable pa ba to? Ayan, so hindi pa natin alam yung mga ganyan. Since nahugot lang naman yung thermosensor, kaya nag-check engine, kumbaga nalagay siya sa history. Kumbaga mayroon siyang history ng error. So tatanggalin lang natin yun. Clear. So, i-clear lang din natin ito. Clear. Okay. Sabi niya okay. Ayun, so nawala. Okay na. So, back na lang natin. So, ayan, clear na. Wala na yung check engine indicator natin. So, try natin i-off. Ayan, so in-off natin. Try natin i-on ulit. Ayun, diba? Wala na. So, ayan, okay na. Ayos na, wala na yung check engine. So, diba? So, pag may mga code, siguro mas maganda lapit pa rin kayo sa mga nakakaalam, ano, sa mga trusted mechanic nyo. At saka yung pag mga nagbiblink, sabi nila pag nagbiblink daw yung check engine indicator nyo, sabihin may code na binibigay yun. Patayin muna natin. Ayun, so since alam naman natin kung saan yung pinagmula ng check engine ko, panatag naman din ako na walang sira naman lahat, or parang wala naman akong nakikitang kakaiba. So, kaya, ayan, pwede natin gamitin tong OBD scanner na ganito. Tinry ko lang din yung, kumbaga parang shinare ko lang din yung experience ko sa napanood ko kay Katropa Allen. Ayan, kung paano niya tinanggal yung check engine. Ayan, so
diba? So effective talaga, guys. So yan, yung Shopee link ng nung scanner tsaka nung socket, ilalagay ko rin dyan sa description box. Pero same lang naman din kami ng binilhan. So ibig sabihin, okay na okay yung shiner sa atin ni Katropa Allen. Ayan, no? So effective talaga. May mga nakikita rin kasi ako na hindi gumagana sa kanila yung mga OBD2 na nabibili nila. So ayun, sa nabilhan namin ni Katropa, ayan, okay na okay yun. Sana nakatulong tong video, mga paps, at lalo na pagdating sa mga check engine. Salamat sa panonood. Ride safe always. The Boys TV, signing out.